Magandang araw! Ako nga pala si Ma'am Aisal ng Camarines Sur National High School, ang inyong makakasama sa pagpapalawig ng kalaman sa asignaturang Filipino para sa araw na ito. Bago tayo magsimula, inyo nang ihanda ang papel, learning activity sheet, panulat at ang inyong sarili upang mas mapadali ang pag-unawa sa ating aralin. Halina't buksan natin ang iba't ibang pintuan ng kaalaman upang tumuklas ng bagong kasanayan. Pasasalamat at paalala. Ang mga ginamit na video at larawan ay hindi pag-aari ng gumawa ng lesson video ito. Ginamit ito bilang referensya upang mas maunawaan at malinawan ng mga mag-aaral ang paksang aralin. Pasasalamat. Tirang pasasalamat sa ginamit na referensya ay inilagay sa ibaba ng larawan ang mga link nito at isinulat naman ang link ng video sa katapusan ng aralin upang kilalanin at pasalamatan ang mga ito. Muli, maraming salamat po. Contextualized Audiovisual Instructional Materials in Filipino 7, Quarter 1, Week 3. Magsisimula tayo sa isang panalangin, ilang segundong katahimikan para sa lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming santigan at lakas. Amen. Isang malugod na pagbati sa bawat isa. Ang ating kasanayang pampagkatuto sa araw na ito ay, una, nahihinuha ang kalalabasan ng mga pangyayari batay sa akda. Pangalawa, natutukoy at naipaliliwanag ang mahalagang kaisipan sa paksa. At pangatlo, nagkabubuo ng sariling pangungusap gamit ang mga salitang nagpapahayag na may posibilidad. Bago tayo tumungo sa ating paksang aralin, gusto ko munang gawin ninyo ang panimulang gawain ito na tatawagin nating ramdam mo. Kailangan sundin ang panuto. Sana'y sumunod at gawin ninyo ito kahit walang nakatingin na guro. Bawat isa ay tatayo. Itaas ang dalawang kamay habang nakayupo ang ulo. Saglit na katahimikan para sa lahat at ipikit ang mga mata. Kailangan seryosohin ang gawain, inaasahang ang lahat ay nakasunod na. Isa, dalawa, tatlo. Anong inyong naramdaman? Iba't iba ang inyong naramdaman sa gawain niyon, hindi ba? Siguro ang iba sa inyo ang iniisip pag magpipray over dahil ito ang aksyon na ginagawa. Ngunit nang marinig ninyo ang musika, sigurado akong nagkamali kayo sa inyong akala. Tama ba ako? Kung gayon, halina't pakinggan ninyo ang awiting ito upang malaman ang kaugnayan nito sa ating aralin. Matapos ninyong mapakinggan ang awitin, ito ang mga katanungan. Una, ano ang pamagat ng awiting na pakinggan? Okay, maraming salamat. Ang pamagat na ito ay Maling Akala by Brown Man Revival. Alam kong napakinggan nyo na ang awiting ito. Pangalawang tanong, ano ang gustong ipahiwatig ng piling liriko ng awitin? Sagot, kailangan muna nating pag-isipan ang ating mga gagawin upang tayo ay hindi magkamali. Ikatlo,
ang kaugnayan nito sa Armin? Sagot? Ang kaugnayan ng naunang gawain at ng awiting ito ay may pagkakapareho sa tema ng dialogong may pamagat na maling akala. Panoorin natin ang maikling video clip na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po si Sir Renz. Ako po'y magbabahagi ng isang kwento na magkaibigan na pinamagatang maling akala. Halika, tara, simulan na natin. Lakas ng hangin, baka may bagyo na naman. Bilisan na natin, baka may jeep na sa kabilang kanto. Pabulong sa kaibigan. Nakakatakot naman tong mamang to, parang hindi gagawa ng mabuti. Ano ka ba naman? Para kang sira. Nakaramdam din siya ng kakaibang kaba sa sinabi ng kaibigan. Oh, ikaw ang nakatokang mamamasahe ngayon. Mama, para po. Ingat ka. Ingat ka rin. Mama, bayad po, 2. Hindi na matanggal ang pagmasid at pagsulyap ni Perla sa kaharap na lalaki. Mama, sa kanto lang po. Habang binabagtas ang madilim na iskinita papasok sa kanila, napansin ni Perla na may sumusunod sa kanya. Naging mas mabilis na hakbang, ngunit sa kanyang paglingon, nakita niyang tumatakbong lalaki papalapit sa kanya. Dahil sa takot, hindi na niyang nagawang tumakbo. Salip ay hinarap ang lalaki. Ano bang kailangan mo? Ba't mo ba ako sinusundan? Miss, ibabalik ko lang sa'yo ang wallet mo. Nahulog sa jeep sa pagmamadali mo kanina. Marahil nag-isip ka ng masama sa akin kaya natakot ka. Maaari ka namang humingi ng paumanhin. Salamat. Sorry. Sorry talaga. Sa palagay ko, hindi maganda na nag-iisip ng masama sa kapwa. Sabay silang tumawa ng malakas. At dito po nagtatapos ang kwento ng magkaibigan na pinamagatang Maling Akala. Sana ay may natutunan kayo o may nakuhang aral sa kwento na magagamit nyo sa pang-araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Ayan! Atin nang napanood ang dialogong Maling Akala at ito'y inyo rin nabasa sa sanayang papel. Kaya magbibigay na ako ng katanungan. Ihanda namin yung learning activity sheet para makita kung wasto ba ang inyong sagot. Anong paniniwala ang nabuo ni Luz dahil malakas ang hangin at umuulan sa kanyang pag-uwi? Sagot, inakala ni Luz na may bagyong darating dahil sa hangin at ulan. Kalawa, anong naging basihan ni Luz sa lalaki kaya siya natakot dito? Sagot, ang naging basihan ni Luz ay ang physical na kaanyuan ng lalaki. Pareho kaya ang sagot natin? At pangatlo, ibigay ang aral na natutuhan ni Perla sa pangyayari. Sagot, napagtanto ni Perla na hindi sa lahat ng oras, physical na kaanyuan lamang ang magiging basihan sa pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya, kailangan bigyan pansin ng bawat isa dahil nawawala na sa atin ang pagiging mapag-unawa sa iba. Dahil mas nauuna nating bigyan pansin ang panghuhusga sa kanila. Buksan natin ang ating isipan. Maging bukal tayo sa iba na hindi napapabayaan ang respeto sa ating sarili. Tandaan, ang moralidad, kalinisan ng ugali o kalinisang asal ay ang pagkakakilala ng tao sa kung alin ang tama at mali. Ito ang palagi nating tatandaan dahil ito ang ating magiging basihan sa kung ano man ang desisyong ating gagawin sa hinaharap. Sa pagpapatuloy, pasukin naman natin ang pahayag na may posibilidad. Isang hiram na video mula sa YouTube ang inyong papanoorin at pakikinggan. Mga salita o ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad. Magandang araw, klase!
Ako nga pala si Ginang Damasco, ang inyong guro sa araw na ito. Sasamahan kita sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman para sa aralin na ito. Handa na ba ang klase? Tara, simulan na natin! Ba ang ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad? Ito ang mga salita na madalas gamitin sa pahayag na posibleng mangyari subalit may agam-agam. Nagsasaad din ito ng walang katiyakan o pag-aalinlangan. Narito ang mga halimbawang salita na nagpapahayag ng posibilidad. Baka, tila, wari, marahil, siguro, maaari. Baka sakali, tila yata, di malayong, posible kayang, may posibilidad bang? Sa pangusap na, posible pa rin makapag-aral kahit hindi online dahil meron namang module na ipagagamit. Pansinin ang salitang posible. Ito ay halimbawa ng salitang nagpapahayag ng posibilidad. Sa pangalawang pangusap, tila yata mas dumami pa ang nag-enroll ngayong taon dahil sa mga ibinigay na opsyon sa mga magulang at mag-aaral. Pansinin ang salitang tama, tila yata. Ito ay halimbawa ng salitang nagpapahayag ng posibilidad. Para naman sa ketlong pangungusap, subukan mo ngang sagutin kung alin ba ang salitang nagpapahayag ng posibilidad. Posible kayang magkaroon ng vaccine o bakunang panlaban sa COVID para sa taong ito? Tumpak ang iyong sagot. Posible kayang. Ito ay halimbawa na ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad. Para sa ika-apat na pangungusap. Mahilig magbasa ng mga aklat tungkol sa medisina si Andres. Kaya marahil ay magiging mahusay siyang doktor balang araw. Magaling! Ang tamang sagot ay marahil. Ito'y halimbawa uli ng ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad. Para sa panghuling pangusap, magbabasa ako ng mga aralin mamayang gabi. Baka tumaas ang aking marka sa mga asignatura. Mahusay! Ang tamang sagot ay baka. Ilan lamang ito sa mga ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad na may tumimo sa iyong isipan ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikita! Bilang pagbibigin, ang salitang posibilidad maaaring magkatotoo subalit hindi pa tiyak o sumasigurado. Ginagamit ito sa pagsasabi ng mga bagay na maaaring mangyari. Ang ilan sa salitang ginagamit para magpahayag ng posibilidad ay ang mga sumusunod. Una, marahil. Pangalawa, sana. Pangatlo, pwede. Pang-apat, maaari. Pang-lima, kung. Pang-anim, posible. Pang-pito, may posibilidad. Pang-walo, sa palagay ko. At pang-siyam, tila. Tandaan na ang mga pahayag na ito ay posibleng mangyari pero walang katiyakan. Tandaan din ang mga salitang ginagamit dito. Isang interactive PowerPoint ang inyong sasagutan ngayon upang malaman natin kung kayo ay may naunawaan sa ating aralin. Halina't subukin natin. Piliin ang pahayag na may posibilidad. Simulan na. Una, hindi dumating sa oras ang kanyang kausap. Pangalawa, tila uulan dahil sa dilim ng kalangitan. At pangatlo, ikaw ang may kasalanan sa mga nangyari sa kanya. Kung ang iyong sagot ay letter C, okay, kailangan mong umulit. Kung ang sagot mo naman ay letter B, kapuri-puri ka dahil ito ang pangungusap na may posibilidad. Sunod, tunay nang siya ang nanalo.
Letter B, posible na, maging manager natin si Carlo kung patuloy ang kanyang aktibong gawain sa tindahan. Letter C, totoong tayong lahat ang may pananagutan sa pangyayari. Kung ang iyong sagot ay letter B, papuri-puri ka, ito ay wasto. At pangatlo, nakapasa si Pedro sa pagsusulit. Marahil ay nag-aral siya ng mabuti. Letter B, katotohanan ng lahat ng lumalabas sa iyong bibig. At letter C, maaari siyang maging guro kung pagsisikapan niya makapagtapos ng pag-aaral. Kung ang iyong sagot ay letter C, okay, kapuri-puri ka. Gamit ang inyong sanayang papel, inaasahang nasagutan ng maayos ang sumusunod. Pagsasanay A, pagsasanay B, at ang gawain 2. Sundin lamang ang panuto ng bawat gawain upang wasto o tama ang inyong mga sagot. Bilang pagtataya at ito ay ilalagay namin sa performance task, sumulat ng isang paglalahad na nagpapaliwanag ng damdamin at saloobin tungkol sa new normal na sistema ng edukasyon na pinatupad ng kagawaran ng edukasyon. Sikaping makapaglahad ng hinuha tungkol sa maaaring kalabasan ng pangyayari. Gamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Kapag sinabing hinuha, ito ay ang prediksyon. Prediksyon na pwede mong masabi sa pangyayari. Rubrik sa pagpupuntos, kaisahan, original, at nilalaman. Ipagpatuloy ang pagsagot sa learning activity sheet bilang paghahanda sa retrieval sa darating na 12 ng Oktubre. Bilang karagdagang impormasyon na pumasok sa inyong mail, napaliliwanag mo ang sanhi at bunga ng pangyayari. Muli, isang hiram na video lesson mula sa YouTube ang inyong matutong hayag. Ngayon ay tumungo tayo sa pagtalakay sa wika tungkol sa sanhi at bunga. Matapos ang aralin, inaasahan na ang bawat mag-aaral ay nasusuri ang sanhi at bunga sa pangyayari. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pahapyong na laro na pinamagatang apat na larawan, isang salita. Ano ang salitang inyong mabubuo batay sa mga larawan? Bibigyan ko kayo ng 30 segundo para mahulaan ang salita. Sagot ay pang-ugnay. Salitang kakatawan sa buwan ng ating aralin sa wika. Ang pang-ugnay ay salitang pangkayarian na nakakabit o nagdurugtong ng salita sa iba pang salita. Sa tulong ng pang-ugnay, na ipakikita ang relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring dalawang salita, parirala o kaya naman ay sugnay. Sa ating aralin sa pamamagitan ng pang-ugnay, nabubuo ang ugnayan, relasyon o koneksyon ng sanhi at bunga. Ang sanhi ay isang ideya, pangyayari o sitwasyon na humahantong sa isang bunga. Ito ang dahilan ng isang pangyayari o ideya na pinagbatayan ng kinalabasan ng isang gawain. Sinasagot nito ang tanong na bakit ito nangyari. Sa kabilang banda, ang bunga ay ang kinalabasan, resulta o epekto ng pangyayari. Sinasagot nito ang tanong na ano ang siyang kinalabasan ng pangyayari. Kamuuan, ang mga sumusunod ay ang mga ginagamit na pang-ugnay sa sanhi at bunga, tulad ng dahil, dahil sa, sapagkat, kaya, at marami pang iba. Tandaan na sa isang pangungusap, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauunawaan
sasalihin. Minsan ay nauunang ipahayag ang sanhi kaysa sa bunga. Iyan ay depende na lamang sa paraang ginawa ng sumulat o may akta. Upang mas maging pamilyar tayo sa pang-unay na nabanggit, dumako tayo sa klasifikasyon. Ipinapangkat natin sa pagkakataong ito kung saan dapat nakabilang ang mga pang-unay. Sa bahagi o parte ba ng sanhi o kaya naman ay sa bunga. Ang kaalamang ito ay mahalagang hudyat o clue na magbibigay katiyakan sa atin bilang mambabasa kung ang susunod bang pahayag ay maglalahad ng sanhi o bunga ng pangyayari. Ngayong napag-isa-isa lang natin ang mga salita, dumako tayo sa isang pagsasanay. Tandaan lamang na ang sanhi ay ang dahilan na sasagot sa tanong na bakit ito nangyari, samantalang ang bunga ay ang epekto na sasagot naman sa tanong na ano ang kinalabasan ng pangyayari. Panuto para sa ating gagawing aktibidad, kumpletuhin ang pangungusap gamit ang angkop na pang-unay. Unang pangungusap. Unang sugnay. Ikalawang sugnay. Ano sa palagay ninyo ang angkop na pang-unay na dapat gamitin sa pangungusap? Tama kayo. Dahil sa nagkaroon ng tinatawag na bagong kadawian o new normal dahil sa paglaganap ng virus. Sa pagkakataong ito, nakita natin na ang pangalawang sugnay ay sumasagot sa tanong na ano ang siyang kinalabasan ng pangyayari. Pangalawang pangungusap. Alin sa dalawang sugnay na ito ang sanhi at bunga ng pangyayari? Sugnay naman ay ang bunga ng pangyayari. Ngayon, alin sa mga sumusunod na pang-unay ang dapat natin gamitin upang makumpleto o mabuo ang pangungusap? Tama kayo, ang pang-unay na kaya. Naging mas maingat ang mga mamamayan, kaya lumupa ang bilang ng kaso ng may COVID. Ang mga pangungusap na ito ay ilan lamang sa yaring pangungusap na may sanhi at bunga. Kaya buhayin niyo pa ang inyong kaalaman sa lipon ng aktibidad na inyong gagawin. Gamitin din natin minsaran ang epekong bantugin na inyong binasa upang mas mahasa pa ang inyong kasanayan sa wika. Malinaw na naibigay ang mahalagang impormasyon tungkol sa sanhi at bunga. Gamitin ang link na nakalagay sa ibaba para sa inyong maikling pagsasanay. Ito ay sasagutan lamang ninyo sa loob ng 15 minuto. Sa group chat ng Google Meet, isi-send ang link alinsunod sa inyong synchronous online class. Kung may katanungan o paglilinaw, maaari pong gamitin ang group chat, mag-text o tumawag upang matugunan ito. Isang pasasalamat sa mga ginamit na referensya, mga larawan na video clips. At sa mga bumuo ng module, Learning Activity Sheet 4 sa Filipino, ikapit yung baitang sa unang markahan. Muli, ito si Ma'am Isel, guro sa Filipino 7 ng Camarines-Sur National High School. Maraming salamat sa inyong pakikinig na way may naiwang mahalagang impormasyon na magagamit ninyo sa pang-araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!